Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie. Welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekly reading for August 20 to 26. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang, general reading ito kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin niyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon Rising and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. So, tingnan natin muna, Cancer, kung ano yung mga trinkets na papasok para sa inyo sa ngayon. We have the owl, ayan. So, this is about, change. That is about transformation. That is about intuition, yung mga ganon. So, feels like, Cancer, na maraming downloads, no? Ang parating sa inyo. May, maaaring humihingi talaga kayo ng divine guidance, no? Sa Panginoon. Kaya may pinapadala din sa inyo mga intuitive messages. So, we have starfish. And starfish is also about guidance. This is also about inspiration, intuition. So, talaga, paulit-ulit lang, no? Sinasabi sa inyo na, oo, Cancer, papadalhan kita ng intuitive messages so that you will be divinely guided sa mga plano mo sa buhay or kung ano man yung mga decision making na ginagawa mo sa ngayon. That's beautiful. Star, holy moly. Talaga naman, you know what? Cancer, napaka-blessed mo, di ba? Kasi parang napakalakas ng mga dasal mo, no? Napakalakas at dinidinig talaga. Kasi maaari talagang may importante kang desisyon na gagawin ngayon at talagang siguro nagpe-pray ka for guidance. At ito, di ba? Guidance din to eh. That is guidance, that is enlightenment, clarity that you need sa iyong sitwasyon sa ngayon that will be provided to you. So that's really sweet. So we have number 50, Angel of Strength. Ayan. So maybe, you know, Cancer, talagang meron kayong sitwasyon dito wherein decision making ito na medyo siguro maselan or siguro tinitesting dito ang inyong tatag, no? Yung inyong tibay ng dibdib. Kaya your inner strength and courage will be activated, no? You will be helped out by Angel of Strength and God, no? Na talagang palakasin palalo, no? Kung dati nang malakas ang inyong loob, palakasin palalo ang inyong dibdib dito so that you can, no? You will be able to navigate your situation successfully, no? Para hindi ka panghinaan ng loob, hindi ka malito, yung mga ganun. What else? We have number 22, yin-yang, balance, Cancer. You are being advised here to bring the balance back in your life. And so maybe you are focusing on other things, but yung iba namang parte ng buhay ninyo, ibang aspeto, hindi ninyo naman nabibigyan ng attention, no? Kaya dito, you know that there is imbalances already. Kaya nga siguro nahihirapan kayong mag-isip, mag-desisyon. It's because may mga imbalances na nangyayari sa sarili ninyo. Hindi na kayo makapag-focus. Maaring nalilito na kayo, you know? You have too much on your plate siguro, no? Kaya ang dami ninyong nagsasanga-sanga na kailangang gawin at kailangang isipin. So, bring the balance back para makapag-concentrate kayo, makapag-isip kayo ng maayos, you know, makalma kayo, no? And we have number 22. Number 22 is a master number. It is a very powerful number. So, Cancer, you know, I advise you to please look up for the meaning of master number 22 for more guidance, okay? So, what else? We have number 10, storm warning. Ayan. So, yan na nga, Cancer. Maaring dumating na problema or challenges dito along your path. Kaya kailangan ninyong ibalik na yung balanse sa sarili ninyo. So that makapag-isip kayo, how are you going to,
to counter this storm? Paano ninyo mapiprevent ang storm na to? Kasi this is a storm warning. Ibig sabihin, wala pa. Hindi pa dumadating ang problemang yan or yung bagyong yan sa buhay ninyo. Kaya, you can still do something about it para makontra nyo, para hindi na mangyari, makapag-prepare kayo. Diba? Or, magawang pa ninyo ng paraan para hindi mag-develop ang problema na yan. Diba? Cancer, kaya pakinggan ninyo yung inyong intuition, ha? Kasi yung mga lahat ng ito, this is all about intuition. That is all about divine guidance. That is all about enlightenment, no? Kaya hindi kayo dito pinapabayaan ng Panginoon. Talagang may inaano na sa inyo, may pinapadala ng mga mensahe para yun ang sundin ninyo, gawin ninyo. Kasi maaaring yun ang paraan para maiwasan ang pagdating ng bagyong ito sa buhay ninyo. Okay, Cancer? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have progress. Ayan. So, umaandar din naman, no? Umaandar din kung ano man ang sitwasyon na to. There is a progress on that. So, continue to persevere, no? Continue to persevere. Kung ano yung naririnig ninyo sa intuition ninyo on what you need to do, do it, no? Do it so that the progress of events dito is going to be on the right track, on the right direction, yung ganon, para masolusyonan kung ano man ang problema, ma-address talaga kung ano ang kailangang i-address dito, okay? So, we have abundance, ayan, beautiful. You know what? When you get the balance back in your life, you know, mga negative energies will be gone. Talaga namang maalis na din yung ano, yung blockages, no? Kasi yung mga ganon, yung mga negativity sa isip, sa puso natin, sa energy field natin, that serves as a barrier, no? Between you and abundance, between you and happiness, between you and success, and all the good things in life, no? Cancer, kaya ito, it feels like to me na pag binalik ninyo, nakabalik na kayo sa balance, you know, abundance will start to come, no? Kung ano man ang kailangan ninyong kaperahan, kasi it feels like to me that this is abundance of money, no? Na parating sa inyo. So, talagang ito din, yung parang ngayon, siguro dahil may imbalance nga, hindi kayo makapag-isip na maayos, so parang clouded, may negativity sa energy field ninyo. Kaya maaring yan ang nagiging barrier for this abundance to come, no? But once na mabalansin nyo na ang sarili ninyo, matanggal, ma-declutter na ninyo ang isip at puso ninyo and energy field ninyo, then abundance is going to start coming in. What else? We have soothe. Ayan. So, there is going to be, may ano, it feels like to me, Cancer, talaga na meron mga pinagdadaanan ng iba sa inyo na mga life's hiccups ngayon. They're not very big deal naman, but meron mga challenges talaga ang iba sa inyo siguro na pinagdadaanan sa ngayon. But you know what? Ang sinasabi ng energy na to, that is going to pass, no? Kahit nga, di ba, yung napakalakas na bagyo, even super typhoon, tumitila din, di ba? Umaalis din sa area of responsibility din ng Pilipinas, di ba? Kaya, ganun din ang mga problema sa buhay natin, no? Kahit gaano man ka laki ng problema, matatapos din yan, no? Aalis din yan sa buhay ninyo. Kaya, sinasabi dito, kalma ka lang, okay? Because yung mga problema na yan, you will definitely find a solution to that, okay? Kaya, ano lang, ha? Alalay lang, lagi lang nagdadasal, at kapit lang, no? Keep your hope and faith alive lagi sa puso ninyo, because hindi kayo pinapabayaan dito ng Panginoon, okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Six of Pentacles. See?
So, this is generosity energy, no? Kung ano man ang kailangan ninyo sa buhay sa ngayon, no? That is what you are getting. Kung ano man yung needs ninyo sa ngayon that will be met, no? Yun ang sinasabi ng Six of Pentacles. Kaya ang iba sa inyo, if you are needing some help, opinion, advice, pera, you know, you are getting what you need, Cancer. Kaya huwag kayong mag-alala, okay? People will be sent to your path dito, Cancer, to bring the help that you need, okay? Kasi maari talaga na super dasal kayo ngayon sa Panginoon, sa angels ninyo, and sa spirit guides ninyo to help you na masolusyonan ang problema, kung may problema, or matulungan kayo sa mga life's hiccups na pinagdadaanan ninyo ngayon. And you're rest assured that your prayers are heard, okay? Your prayers are heard, and the divine is sending you answers through other people, through channel, okay? Kaya, allow other people to help you. Allow yourself to receive help from other people dahil maaaring yan na ang sagot sa mga problema ninyo, sa mga life hiccups ninyo, maaaring yan na ang padala ng Panginoon, no, kasagutan doon sa inyong mga dasal, okay? So, tingnan natin kung ano pang ganap. We have Six of Swords, we have Six of Swords, and we have Six of Pentacles. So, we have number 66, okay? So, please look up for the meaning of number 66, okay, Cancer, for more guidance. So, that is a synchronicity. So, Six of Swords, you are moving yourself, removing yourself from troubled waters, and you are walking towards, or you're sailing towards calmer waters dito. So, manggagaling ka dito sa, yung parang parehas ng ang sinasabi ng dalawang ito, no? Na maring may pinagdadaanan kang hindi masyadong magandang sitwasyon sa ngayon, but that is going to pass. No? That is going to pass. Matatapos na yan, and you are going to walk towards happiness, peace, no, and harmony. Yun din si Six of Swords. No, papunta ka na doon sa kung ano ang ikakasaya mo, ikakabago ng iyong sitwasyon, ikaka-improve ng iyong sitwasyon, no? Kasi maaring nanggagaling ka dito sa isang problematic situation, maaring nanggagaling ka diyan sa isang unhealthy situation na, no? Maaring sa trabaho yan, maaring sa pamilya, maaring sa relasyon, maaring yan ay sa negosyo, trabaho, mga ganun, ano? Na hindi na maganda ang inyong sitwasyon, hindi na nakakatulong sa inyo, nai-stress ka na, yung mga ganun ba, no? Kaya aalis ka na sa sitwasyon na yan. You are going to physically remove yourself from that unhealthy situation because you are choosing yourself. Ngayon, you are choosing self-love, you are choosing your sanity, your health, your peace, yung ganon. At yun ang mas pinipili mo ngayon. Kasi parang ang na-feel ko dito, matagal ka ng nag-TTS, matagal ka ng nag-tsatsaga sa sitwasyon na yan for the hope na magbabago ang sitwasyon para sa ikabubuti, but parang hindi nangyari, no? Hindi nangyari, hindi nag-materialize yung iniisip mo. Kaya ang solution mo dito, ikaw na lang ang aalis because you don't want yourself to suffer even more or even longer, no? Kaya ganon. Kaya maaari siguro na hindi ka rin makaalis sa sitwasyon na to in the past dahil siguro nalalabuan ka rin sa sitwasyon or hindi ka rin makapag-desisyon siguro, no, kung where you're going, when are you going, when are you leaving, yung mga ganon, kung mga plano sa buhay. But you know, with the help of other people, you know, if the opinion or advice ang kailangan mo, maaari talaga dito na may mag-a-advise sa'yo. Kaya maglalakas ng loob ka na ngayon na umalis, no, na gumawa na ng decision for yourself. And maybe problema din yung pera, no, para makaalis ka. Kaya ngayon din, you know, whatever you need, you know, Cancer, para sa iyong ikakabuti, that will be provided to you. Okay? Kaya huwag kang mag-alala. Be safe, okay? Be safe kung saan ka man papunta. For others of you naman, this is travel, no? This is travel. Some of you are going to travel over water, maaring by air ang travel na to, no? Maaring ganun din ang ganap.
So what else? We have Temperance. Be patient. Ayan. Just be patient and everything is going to work out. No, Cancer? May mga sitwasyon tayo sa buhay na hindi natin pwedeng madaliin. Hindi natin pwedeng pwersahin. You know, we really have to realize na things are unfolding according to the divine order and timing. Diba? Lahat nakaplano yan. Anong Panginoon. Kaya may mga bagay na kailangan lang nating magpasensya, maghintay, at mag-observe. Diba? May mga ganong ganap. And in this case, you know, be more patient. Okay? Kasi hindi instant ang mga changes na maaring mangyari sa buhay ninyo. Hindi instant ang mga maaring plano na gusto ninyong mangyari. Diba? Kaya, magdasal, ipagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo, makinig ka sa iyong intuition so that you will be guided, no, sa tamang direction, sa tamang daan na dapat mong tahakin, and of course always be patient, okay? So Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.